isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay magpupuri at sasamba sa iisang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Tunay nga ang Diyos na mabuti, hindi siya nagbabago at hindi siya nagkukulang. Kaya't halina't sama-sama tayong magpuri at umawit sa Kanya. Kay buti ng Panginoon.
muli po natin sambahin ang ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Kanyang presensya at patuloy na magpakumbaba sa Kanyang harapan. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Thank you.
Magpatuloy po tayo sa ating gawin. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." As we drink this cup and eat this bread, alalahanin po natin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang parusang para sa atin ay kinuha na niya, at ang kasalanang dapat nating bayaran ay binayaran na niya. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako po tayo sa ating pagbibigay ng ating ikapo at handog. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 8, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Mga kapatid, ang giving po ay is a test of heart. Totoo pong it is not about the amount, it is all about the attitude of the heart. God is not after your money, He is after your heart, your obedience, and your faith to what He said. Alam kong alam niyo po kung gaano kayaman ang ating Panginoon, kaya wala siyang pakialam sa pera mo, ang higit na mas mahalaga sa Kanya ay ang puso mo, ang pagsunod at pananampalataya mo sa mga sinasabi at pinapagawa niya sa iyo. Mga kapatid, tithes is a measurement. Malaki man ang binibigay mo, pero kung hindi naman ito ang talagang tamang sukat na ibinibigay mo, ibig sabihin hindi tayo sumusunod sa utos niya. Ngunit kahit maliit man na halagang binibigay mo, kung ito naman ay talagang totoong ikapo, sumusunod ka at nakikita ng Diyos ang iyong puso. Make it sure you obey the command of God and do it from your heart. Tayo pong lahat ay magbigay sa ating Panginoon. Maaari niyo din pong ipadala ang iyong mga tithes and offerings sa GCash number at bank account na makikita niyo po sa inyong screen. Maraming salamat po and God bless us all.
Happy Lord's Day, everyone! Kumusta po kayo? Sana po kayo po ay napagpapala ng ating online worship celebration na ito. Mag-imbita po kayo ng inyong mga kasama sa bahay at ilan mong kaibigan o kapitbahay to join with you sa ating pagsambang ginagawa. The Church of God will not be contained in the four corners of our church building. We bring the church in every home. We bring the church in every barangay through our ministry online. Ihandaan niyo po muna ang lahat at ang sarili niyo bago kayo sumamba. Prepare the communion elements first and prepare your gift offering to God and participate in every part of our worship program. Lahat po ng ating ginagawa sa ating online worship celebration, ito po ay pawang biblical. Meron po tayong praise and worship that connects us to the presence of God. We have breaking of bread together that connects us to the healing power of God. And we have our giving that connects us to the provision and blessings of God. And the ministry of the word that connects us to the wisdom and the guidance of God. And we have our benediction that connects us to the protection of our God. Mag-participate po kayo, wag lang po kayong manood. Participate as if you are with me here in our on-site celebration. This online ministry connects us together as a church, and it connects us together to God. The three levels of invitation. Ito pong nais kong dalhin mensahe sa araw na ito. The three levels of invitation. I would like to read the Bible in John chapter 1 verse 40 to 45. Sabi po dito, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Ay sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Hindi ko po alam kung paano ka napunta dito at kung anong paraan ang ginamit ng Diyos kung bakit kasama kita ngayon sa ating online and on-site celebration. But I want to tell you something, my friend. Christianity is an invitation to be connected to God. Maaring may nag-imbita sa iyo, o maaring may taong ginamit ng Diyos para makarating ka dito. Ngunit ang totoo at ang tunay na intensyon ay upang maikonek ang buhay mo sa Panginoon. Nang si Andres ay nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon sa pamamagitan ni Juan Bautista, siya ay naniwala kay Jesus. At sa kanyang pag-uwi, agad niyang hinanap ang kanyang kapatid na si Simon Pedro at sinabi niyang, natagpuan namin ang Mesiyas. At inimbitahan niya si Simon at dinala kay Jesus. Gayon din si Felipe. Jesus invited Philip to follow him. Sumunod ka sa akin. Hinanap naman ni Felipe ang kaibigan niyang si Nathaniel at inimbitahan niya na pumunta sa Panginoon. There is an invitation to come to Jesus. Ikaw, kapatid, sino ang nag-invite sa iyo? Paano ka napunta dito sa ating on-site celebration?
paano ka napunta dito sa ating online celebration, sigurado may nag-imbita sa iyo. In Matthew 11:28, Jesus said, "Come unto me, all of you who are tired and are heavily laden, and I will give you rest." Lumapit kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. May panatag na buhay at kapahingahan sa paglapit sa ating Panginoon. Mahirap daw lumapit at sumunod kay Kristo, sabi ng iba. May cross daw na papasanin sa tingin ng iba. Parang sangkaterpang hirap ang dadadasin mo sa pagsunod sa Diyos. Kapatid, hindi hamak na mas mahirap sumunod sa demonyo. Pipistihin ang buhay mo kung susunod ka sa demonyo. Christianity is not a religion. Christianity is a relationship. Hindi pahabaan ng litanya, ng panalangin. Hindi padamihan ng memory verse. Hindi padamihan ng alam o padamihan ng panata. Christianity is all about relationship. It's all about committing your life to a person, not to a religion. It's about committing your life to Jesus Christ. Marami ka mang alam na panalangin o ritual. Marami ka mang ginagawang panata o penitensya. Ngunit kung wala kang personal na relasyon sa Kanya, walang saysay ang lahat. Marami ka mang sinalihang relihiyon. Kung wala ka namang relasyon, sorry ka na lang, kapatid. Church is all about Christ and you. Everyone is invited to come to Jesus. Lahat ay inaanyayahan na lumapit sa ating Panginoon. And there are options to an invitation. Bad option is to reject the invitation. To refuse, to ignore, and set aside the invitation. Yan po yung malaking pagkakamali na gagawin ng isang tao ang tanggihan ng imbitasyon ng Panginoon. Alam mo kapatid, hindi mahirap pumunta ng impyerno. Hindi mo kailangang gumawa ng krimen, hindi mo kailangang pumatay, hindi mo kailangang gumawa ng venial o mortal sin para mapunta ng impyerno. You just simply reject Christ. Tanggihan mo lang si Kristo, shoot ka sa impyerno. The best option to an invitation is to accept. Tanggapin mo. Paunlakan mo ang imbitasyon ng Panginoon. Accept His love. Accept His life that He is offering. Accept Him in your life. Accept and believe Him as your Lord and Savior. Commit your life to Jesus. In John 1:12, sabi ng Biblia, ang sinumang tumatanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. When you accept Him and believe Him, you become a child of God. In John 3:16, sabi ng Bible, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life." Kapag nananalig ka at tumanggap ka sa Kanya, you will have eternal life. Tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. My topic is entitled The Three Levels of Invitation. Meron pong tatlong antas o level ng imbitasyon. At huwag kang mananatili sa unang antas lang o sa unang level lang. Dapat umakyat ka. Dapat mag-level up ka. Alam mo kapatid, 120 years na ang Kristyanismo sa Pilipinas. Pero bakit walang impact? Walang tangible na pagbabago? Madaming may alam sa religion, pero walang transformation. Maraming Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Madaming alam sa Bible, pero walang pagbabagong buhay. Let us embrace the three levels of invitation. It is about the levels of discipleship. Ano-ano po bang mga ito? Let me read to you in John 1:35 to 39. The next day, John was there again with two of his disciples.
When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Una ay ang come and see level. Dito tayo lahat nagsimula. Dito tayo lahat nag-umpisa. Ito yung araw na nakaranas ka ng something new sa buhay mo. Bago sa tingin mo, bago sa panlasa mo. Naka-attend ka ng celebration, na-invite ka sa simbahay, na-invite ka sa cell group, sa online celebration, at may nakita ka. Nagsasayawan, may narinig kang nagkakantahan, may mga nagpapalakpakan. Maingay ang iba na gustuhan, ang iba na kornihan. May humihinto at umaayaw. Pero mas madami ang ini-enjoy ang come and see level. Ito yung panahon na nakatikim ka ng answered prayer, na-enjoy mo ang fellowship together, na-enjoy mo ang mga awitan at celebration. Kaya lang, nasanay ka lang sa patent-attend lang, naging event or activity-oriented ka lang, church-goer lang ba? Gusto mo lang yung mensahe. Pero ang gusto ng Panginoong Diyos, mag-level up ka. Huwag kang manatili na patent-attend lang, pa-church online-online ka lang, o pa-church on-site ka lang. Maraming Kristiyano ang na-stack up na sa ganitong level. Dapat umakyat ka sa ikalawang level. We invite people to come and see. We want to connect them to God. We want to connect them to Jesus. They are first connected to you before they become connected to God. But the second level is found in Luke 14:25 to 27. Sabi ng Bible, large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Yung pangalawang level, yung tinatawag na come and follow level. Jesus doesn't just want you to know Him, He wants you to follow Him. Ayaw ng Panginoon na patikim-tikim ka lang, pa-enjoy-enjoy lang o celebration lang. You are called to follow Jesus. You are called to follow the person. But following Him has demands. It takes discipline. It takes self-denial in following Christ. It takes cross-bearing. Merong cross na papasanin. Kaya maraming Kristiyano ayaw umakyat sa level na ito. Nasihan at nakontento na lang sa padalo-dalo lang, pasimba-simba lang, panood-nood lang, pa-online-online lang, pa-onsite-onsite lang, ini-enjoy ang pakanta-kanta, ini-enjoy ang pasayaw-sayaw, pero hindi nagbabago ang buhay. You are invited not just to come and see. You are invited to come and follow Him. Jesus said, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo naman sinusunod ang nais ko? In John 14 verse 15, sabi ng Panginoon, "If you love me, you will obey me." Many struggle to obey. Many Christians struggle to follow Jesus. Kailangan ko palang alisin yung mga bisyo sa buhay ko. Kailangan ko palang alisin yung pagbubura ko, pandaraya, panlilipa.
Kailangan ko palang alisin yung kasakiman ko, pagiging gahaman ko, kamunduan ko, pagiging rebelde ko sa magulang. Kailangan ko palang tanggalin sa buhay ko ang hindi pagpapatawad, ang pagkamakasarili, ang pagiging maramo, pagiging takaw-away. Kailangan ko palang tanggalin sa sarili ko yung pagkukompromise, paglalande, paggawa ng mga kasalanan. You sense the need to change. To come and follow means to pursue after God. There must be a testimony of a changed life. May transformation. May patotoo. May pagbabago. Kapatid, dapat marating natin yun. Huwag tayong manatili sa come and see level. Umakyat tayo sa come and follow level na nagbabago ang ating buhay. Nagiging seryoso tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang lumang buhay ay iniiwan mo na. At ang bagong buhay na bigay sa iyo ng Diyos ang niyayakap mo na. You are willing to follow Him all the way. Ang pangatlong level na gusto ng Panginoon na akyatin mo, hindi lang level na nakilala mo na siya, hindi lang level na sumusunod ka at nagbabago ka na. Nais ng Diyos na marating mo at maranasan mo na hindi lang ikaw ang nagbabago, kundi meron kang desire na gamitin ka ng Panginoong Diyos upang mabago ang henerasyon mo. The third level is come and go. In Matthew 28, 18 to 20, it says, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.'" Come and go. You are willing to be sent by God. Handa kang humayo. Handa kang paggamit sa ating Panginoon. In Isaiah 6 verse 8, ang sabi ng Bible, "Whom shall I send and who will go for us? Then said I, here am I, send me." Ito yung tanong ng Panginoong Diyos. Sinong aming ipadadala? Sinong aming susuguin? At sabi ng batang-batang si Isaiah, "Nandito po ako, isugo niyo." Kapatid, when you start to come and follow Jesus, you begin to become like Him. See the vision and work with Him. His heart will become your heart. His vision will become your vision. The mission of Jesus is to change the world. And that is our mission also. Dapat may pakialam ka sa church at sa bayan. Say this with me. My mission in life, sabay-sabay po tayo, my mission in life is to help someone to know Christ and to help someone to grow in Christ. We need to go. Kailangan nating humayo, kapatid. Huwag tayong lilipasan ng panahon na nakaupo lang tayo. Mag-abot ka ng kapwa mo. Abutin mong kaibigan mo, ang kaklase mo, ang kapatid mo. Abutin mong magulang mo, ang anak mo. Abutin mo ang kaopisina mo, yung kapitbahay mo. May ginamit ang Diyos para sa iyo, ikaw din ay dapat gamitin ng Diyos para makakilala yung iba. Yung come and see patungkol sa iyong pakikipagrelasyon sa Kanya. Ito yung pagdiriwang natin dahil nakilala natin siya. Natuto tayo magpuri, pumalakpak, sumamba, manalangin sa ating Panginoon. The come and see level is about your relationship, your newfound relationship with Him. At another level, yung come and follow, ito'y patungkol sa iyong pagbabagong buhay. It's all about your personal transformation. Nagkakaroon ka ng testimony of a changed life. At ang come and go level ay patungkol sa iyong misyon. Yakapin mo. Tukdin mo, kapatid. Gawin mo ang misyon. These are the three levels of invitation.
na dapat nating lakaran, dapat nating maging buhay. Come and see, come and follow, and come and go. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Ayoko po magwakas sa mensaheng ito na hindi ka tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo pa na lang ito galing sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko ako'y makasalanan at humihingi po ako ng tawad. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Gawin niyo po akong matuwid sa iyong harapan. Nagbabalik loob po ako sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Magmula sa araw na ito, maglilingkod ako sa iyo. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Muli palapak natin ang malakas ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay. As I declare the benediction of the Lord sa buhay po nating lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, matiwasay na pag-iisip, masayang kalooban at malakas na pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakingatan ka ng Diyos sa isang buong likong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. Happy Lord's Day to everyone.